Kadaro po, welcome sa JS Design. Ang topic natin today is steel purlins, design and analysis. Ang ibibigay nating example sa inyo, yung malapit sa dagat, yung wind pressure, mas malakas compare doon sa loob ng city. So papakita natin dito sa inyo yung kaibahan, ang wind gust po na tinatawag o yung bugso ng hangin, mas malakas siya kumpara doon sa city kung maraming mga obstruction na tinatamaan yung hangin, kaya nababasag yung hangin. But pagka tayo ay nagtatayo ng structure malapit sa dagat, buong-buo yung hangin, walang pumipigil. Kaya yung speed ng hangin, let's say 200 kph, makukuha ng structure buong-buo, walang bawas dahil walang obstruction. Yun ang ipakikita natin sa inyo. Panoorin po sana ninyo hanggang sa huli at didetalya natin one by one, hanggang marating natin yung size na required para doon sa consideration ng design na gagamitin natin. Bago po ako magpatuloy, request ko lang sa mga viewers, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, pakisubscribe na lang po at nang lumaki yung channel natin. At huwag na lang po yung kalimutan sana na pakishare and like na rin yung ating video. So ito, sabi natin, the analysis and design of steel purlins. Meron akong dalawang drawing dito, makikita natin, itong nasa taas, ito yung elevation, dito sa baba yung roof plan, kung titignan natin sa ibabaw. Schematic lang, elevation, sabi natin, ang height ng structure mula sa ground floor is 15 meters, hanggang dito sa apex, makikita natin. Ang slope ng roof is 1:3, or 1 vertical to 3 horizontal. Ngayon, kung titignan naman natin yung plan, yung roof plan, pag titignan mo sa ibabaw, ito yung configuration ng plano. Meron tayong trusses, sabi ko dito, truss space at 5 meters. Lahat ng pa-horizontal line, yung continuous line, trusses yan. Trusses, ano po? At 5 meters, makikita natin. So, in between truss, naglagay ako ng sagrad na i-welding natin doon sa mid-height noong purlins na madi-design natin. Yung nakikita ninyo na dotted line na yan. Yung mga dotted line na yan, yan yung sagrad. Yung mga red lines, ito yung purlins na i-design natin. But for now, ang gagamitin kong spacing is 800 millimeters para makapag-calculate tayo ng loadings. Makikita nyo, number one, parameters. Ito yung importante. Every time magdi-design tayo, kailangan natin establish yung parameters. Kahit hindi purlins, kahit yung mga floor loads, kailangan muna natin i-define ano ba ang laman, anong components ng ating loadings. Ang hangin na ibibigay ko example is 250 kph. Let's say yan yung maximum wind speed kung titignan natin yung nire-recommend ng code. 250 kph, dito nakalagay exposure D. Papakita ko sa inyo yung sinasabi ng code about exposure D. Ito, pakibasa na lang po ninyo, yan yung gas factor. At makikita ninyo rito sa taas, dito, exposure D, yan. Yan yung pinakamalakas. Kaya yung mga factors, relative factors niya, kunyari, let's, kinuha natin yung 15 meter high. Ito yung height ng building. Ang example na binibigay ko is 15 meters. Tatakbo tayo dito, no, sa kahabaan yan. Ayan. Tignan nyo yung kaibahan ng exposure D. Yan yung nasa area na kung saan open. Yung sinasabi natin, nasa tabi ng dagat. Kaya yung factor niya is mas malaki relatively compared sa dalawang exposure. Yung gas factor coefficient, yung nakita ninyo sa table, is 1.65 for a 15 meter high. Yun yung height ng apex ng ating bubog mula sa ground floor. 1.65 yung nire-recommend niya. Kailangan natin itong dalawang parameters na to para i-apply natin doon sa formula. Ito yung design wind pressure. Kailangan muna nating ma-calculate yung design wind pressure. Pag sinabi natin design wind pressure, ito yung hangin, yung pressure ng hangin na kung saan i-apply natin doon sa tributary area na dadalahin ng purlins. Let's say, ito binigay niya, no? P, ito yung pressure equals Q multiply by GCP. Yung GCP, ito yung 1.65 yung nakita natin sa code for 15 meter high. And then yung Q, yung stagnation pressure.
Meron akong isang video, in-explain natin to in detail kung paano ang pag-compute nito at saan ang gamit. Dinitaya natin yung explanation about stagnation pressure at saka yung gust o yung bugso ng hangin. Panoorin po ninyo yun at i-attach ko rito sa video yung link ng video na sinasabi ko. Ito yung formula ng stagnation pressure, 0.613 V square. Yung V, ito yung velocity yun. Pero kailangan nating i-convert yung 250 kph into meter per second. Dahil itong stagnation pressure formula, naka-set up siya into meter per second. Ku-convert natin yun. Then, sa-substitute natin yung value, na-compute natin sa Q, pasok natin doon, at saka yung GCP, yung 1.65, makukuha natin yung horizontal wind pressure, yun, yung PW. Number 3 na load calculation, ito yung importante. I-define natin yung loadings. Meron tayong dead load, live load, wind pressure. Ano ang napansin nyo? Naglagay ako ng pinula ko, no, yung arrow, yung direction ng forces. Lahat sila going downward. Especially itong wind pressure. Alam natin ang wind pressure, pa-horizontal yan. But pag tumama siya dito sa slope ng ating bubong, i-convert natin siya ng vertical component dahil papasok natin dito yung value. Lahat na yan, ano? Kunyari, nasa dead load tayo. Ano ang component ng dead load? Roof sheets plus purlins. Kung merong accessories kagaya ng roof insulation or kung meron ka pang isasabit doon sa purlins, idagdag natin dito. But basically, ito lang naman ang components ng dead load. Ang nakuha ko, hindi ko na pinakita yung computation, no? Very basic, is 0.09 kN per meter. Pagdating sa live load, kailangan natin check sa NSCP. Ang nakuha ko is 0.48 kN per meter. And then ito nga, yung wind pressure, kinonvert natin into vertical component. Sabi ko nga, lahat dapat, direction nila, iisa, equals 1.32 kN per meter. So, lilinawin ko lang, ano po, hindi per meter yung tributary na assumption natin. Dahil dito pa lang, nagsimula na tayo, in-explain ko na sa video na to, na ang spacing ng purlins na gagamitin natin is 800 millimeters. Ang susunod, gagawin naman natin, kukuhanin natin yung critical load. Gagamitin natin yung load combination na i-define ng NSCP or ng code. So, dito makita nyo, no? Sabi ko, load combi or load combination from NSCP. Pakicheck nyo na lang. 1.4 dead load, ito yung unang combination. Mamimili tayo kung alin yung malaki. Yung sumunod, ito, pakibasa nyo na lang. And then yung pinakahuli, 1.2 dead load, 1.6 live load, plus 0.5 W. Inilagay natin lahat dito, yung kinumpit ko kanina. Ito, pinakita ko yung arrow, lahat dapat direction nila pababa. But lumilitaw dito, after i-apply natin yung mga unit na yan, sa dead load, live load, tsaka yung wind load, ang mag-govern na combination itong pangatlo. Ang nakuha natin is 1.8 kilonewton per meter. Ito yung uniform distributed load na dadalahin ng purlins. So makikita natin sa number 5. Sa number 5, ano? O, bago tayo tumuloy, ano po? Kunyari, ito yung zoom in. Ano? Sinoom in ko. Ito yung top cord ng truss. Meron tayong purlins. Ito yung purlins natin. Meron tayong 1.8. Ayun. Ito yung napili natin kasi yung pinakamalaki. Lalagay natin doon, vertical siya. Sabi ko nga, vertical, ano? Yan yung lumitaw na pinakamalaki. Ginamit natin 1.8 kilonewton per meter. But kailangan natin i-convert siya into a normal force. Normal doon. Perpendicular. Ano? In other words, perpendicular doon sa purlins. Dahil yung purlins suspended, nakapatong siya sa trusses. Kaya lalagyan natin siya ng normal force para i-define natin yung loading dito sa load diagram na makikita ninyo dito sa number 5. Ano? Ito yung buong stretch ng purlins. Meron kayong makikita rito, may mga tukod. Yung itim, yung mga black, yan yung mga trusses. Kasi nga, sabi ko, nakapatong yung purlins. Ito yung purlins, yung mahaba na yan. Then, naglagay pa ako ng isang tukod in between. Kasi sinabi ko, maglalagay tayo ng sagrad. Ganyan po ang treatment, ano? Yung sagrad, pag nag-weld tayo doon sa side ng purlins, iti-treat mo siya as another support, parang sa truss. Kaya magkakaroon siya ng support in between trusses. Makikita natin, pinag-iba ko kulay para makarelate kayo. Truss, lahat yung black, and then yung red, yung nakalagay na SR, sagrad.
1.7 kilonewton per meter. Saan ang galing yan? Ito. Sabi ko rito, 8 equal spaces at 2,500 millimeter or 2.5 meter. Yan ang spacing, yan ang distance ng bawat support. Sumunod is stress results. Lumundag na ako. Pinakita ko na para mabilis yung explanation. Hindi tayo dadaan sa calculation, sa analysis, dahil masyado pong mahaba. Kumpara na natin, continuous yan eh. Parang continuous beam. Hindi na tayo dadaan yon. Hindi yun yung topic natin. Ang topic natin is analysis and design of purlins. Binigay ko na yung critical or yung ultimate moment. Ang lumabas dito is 7.58 kilonewton meter. Yung maximum moment base rito sa analysis kung magka-calculate kayo using moment distribution or iko-computer ninyo, yan yung lalabas, 7.58 kilonewton meter ang ultimate moment. Ang ating uniform distributed load is 1.7 kilonewton meter. Sana po nasusundan niyo, no? Meron ako ng coefficient na ginamit. Ngayon, i-adapt natin to, no? 7.58 kilonewton meter. Yan na, yun yung pinakamalaki base rito sa load diagram. After natin i-calculate yung analysis ng maximum ultimate moment. Number 7, required section modulus. Pag mag-design tayo, magsisimula na tayo mag-design, kailangan nating makuha yung required section modulus. Ito yung required modulus. Sx equals mu over fb. Yung mu, yun. Yung 7.58. Yung fb, fb equals 148 MPa. Multiply by 0.6, makukuha natin is 148 megapascal. Yun yung fb. Papasok natin doon. Sx equals 51.21 × 10³. Yan yung section modulus na kailangan natin. Titingnan natin sa table. Mamimili tayo ng section ng purlins. Next, mamili tayo ng trial section. Base doon sa na-compute natin na 51.21. Ito yung required. Try HSS 175/50/3.5. Pakikita ko sa inyo itong properties. Ito, sinulat ko rito yung properties nitong section, ano? Ito yung trial section natin na napili. Hinahanap natin yung amats ng section modulus na required sa computation natin kanina. Kung titignan natin, ito yung physical properties. Isinulat ko lang, pero hindi naman natin ito kailangan para magkaroon lang kayo ng idea. Yung weight niya, ito yung 11.56 kilogram per meter. Importante, alam din natin to para sa pricing. Kung i-compare natin siya sa ibang section. Kasi ang ginamit ko, yung tubular section. Kung napansin ninyo, normally ang ginagawa ng ibang designer, C-channel ang ginagamit. But dito ang ginamit ko, yung tubular section, ano? Yung hollow section. Ito yung 175. Yung 50 ito, yung width. Yung width. Yung 3.5 yung thickness, safe gamitin base sa requirement na SX. Itong size na to, HSS 175/50/3.5. Ito yung cross-section niya. Hindi si purlins yung ginamit ko. Yung normally, ang ginagamit ay iba si purlins. Kung makita nyo yung ganoon, si purlins. Pero ito, tubular ang ginamit ko. Ang scientific properties niya is SX 56.4. Iko-compare natin ito doon sa requirement. Ito yung requirement, 51.21. Yung section na yan, ang SX niya is 56.4. Mas malaki siya kesa doon. Kaya pasok siya. Compute natin, no? Sabi ko, check section resistance against bending. Ito yung importante. Ito kasi yung critical. FBX equals MB divided by 56.4. Alin ito? Yun. Yung SX nung section na tinatry natin. Ang lumabas is 8,000. Pag sinubstitute natin yung value na FB, ito yung allowable strength, yung kinumpute natin kanina, yung 148. Pasok natin dito, ang nakuha ko is 8,347 kilonewton meter. Compare natin doon sa required o yung ultimate moment, bending moment, or 7,500 kilonewton meter. Ang sabi ko dito, safe kasi mas malaki yung bending resistance ng section compared do sa ultimate na 7,580 lang.
mas malaki siya, kaya safe. Ang conclusion natin, 175 by 50 by 3.5, space at 800 mm on center. Yun yung spacing ng purlins natin. And then, width, sag rod, diameter 12, welded at mid-height of purlin. Ito yung purlins. Yan yung purlins. Ang ginamit natin, 175 by 175. 800 mm ito. Yung spacing, center to center. Na-design natin yung HSS, 175 by 50. Sana po may napulot kayo doon sa ating discussion at nagpakita tayo ng step-by-step procedures kung paano i-compute yung loadings. At kung gusto nyo nga mamili ng ibang sizes, kailangan nyo lang nahanapin yung required o i-compare natin dito sa required section modulus. Palaging ganito, pag mag-design kayo ng section na kailangan nating i-check yung bending moment, dito kayo palagi magsimula sa section modulus. Titingin kayo sa table para malaman ninyo kung ano yung pinakamalapit. Salamat po. At sabi ko nga, kung nagustuhan niyo yung video, pakishare na lang doon sa mga kaibigan ninyo at, para lumaki po yung channel natin. At sana po ay paki-subscribe na rin kung hindi pa kayo nakasubscribe. Kita tayo uli sa susunod. God bless.